Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Nagpapasalamat ako na kayo ay muling bumalik upang patuloy na tingnan ang ating pag-aaral na ginagawa dito sa palatuntunan ng Ano ang Katotohanan. Kaya ngayon pong araw ay ating ipagpapatuloy yung mga pinag-aralan natin noong nakaraan at ngayon po ay ating babalikan yung panahon na si Jesus ay naglakad kasama ang kanyang mga alagad at sila ay nakarating doon sa isang lugar na may mga nakatanim na trigo. Ang tala po niyan ay ating makikita sa Mateo 12 at tingnan natin kung ano ang nangyari doon sapagkat sa kanilang paglalakad, dahil nga nakarating sila doon sa lugar na maraming mga trigo na malapit ng anihin, nakaramdam ng gutom ang mga alagad. At ang ginawa nila, kumuha sila ng mga butil ng trigo at kanilang kinain. Hindi nila napansin na doon pala sa kanilang likuran ay naroon ang mga Pariseo na binabantayan sila. At ang ginawa ng mga Pariseo ay lumapit kay Jesus. At nagsalita sila na nagtatanong kay Jesus ng ganito. Ang sabi nila, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Sila'y dumating doon sa lugar na maraming trigo na malapit ng anihin. Kumuha sila, kinain sa pananaw ng mga Pariseo sa ginawa ng mga alagad. Ang ibig sabihin nito ay parang sila ay nag-aani. At yun ay araw ng Sabat. Ano naman ang naging tugon ni Jesus dito? Dinala niya ang mga Pariseo doon sa lumang tipan na kung saan ay nagutom din si David na lingkod ng Panginoon at sinabi ni Jesus ang ganitong mga pangungusap. Hindi ba ganin yung nabasa ang ginawa ni David nang siya ay magutom at ang mga kasamahan niya kung paanong siya ay pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya at ng mga kasamahan niya kundi ng mga saserdote lamang. O hindi ba ganin yung nabasa ang kautusan kung paanong sa araw ng Sabat ay nawawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabat at hindi nangagkakasala? Pero sa lahat ng iyon ang sinabi ni Jesus, maaring walang makatapat sa sinabi niya doon sa talatang 6 na binanggit niya ang ganitong mga salita. Datapot sinasabi ko sa inyo na dito ay mayroong isang lalong dakila kaysa templo. Sino ang isang iyon na tinutukoy niya? Kung ang ating ginagamit lamang ay ang wika na Tagalog, wala tayong magiging problema. Sasabihin natin na ang tinutukoy ni Jesus na isang lalong dakila ay walang iba kundi siya mismo. Kaya lang, kung ating titingnan sa orihinal na lingwahe o wika na Griego, ang tamang salita na ginamit ay meizon estin hode. Kung sasabihin natin na ito ay tumutukoy kay Jesus, medyo mamamali tayo sapagkat ang Griegong salita ay kinilala ang gender o kasarian na neuter na hindi pwedeng gamitin kay Jesus dahil si Jesus ay isang lalaki o masculine. Kung hindi ito si Jesus, ano ang maaaring gamitin o ginamit sa bahaging ito ng sulat ni Mateo? Marahil pwede nating tingnan ang isang kaisipan na maaaring nangyari o talagang pinapangyayari. Ano ang kaisipang iyon? Sa lumang tipan, ang binibigyan ng pangunahing pansin ay ang templo at ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ngunit ngayon, pumasok na tayo sa bagong tipan na hindi na tinitingnan ang templo at ang presensya ng Diyos sapagkat dito ngayon sa bagong tipan, ang pansin ay bumaling na kay Jesus at sa bagong bayan o komunidad na dito ay makikita ang presensya ng Diyos. Maunawaan kaya natin dito yung salitang sinabi ni Jesus sa Mateo 18:20. Maari nating maunawain kung ating bibigyan ng pansin ang presensya ng Diyos kay Jesus.
sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Meron pang ibang talata na ating titingnan. Doon po ito makikita sa Mateo 21:1-11 na dinadala tayo ni Mateo na tingnan ang pagdating ni Jesus sa Jerusalem, na doon ay sinalubong siya ng maraming mga tao na puno ng kagalakan. Una, pagdating niya doon ay inutusan niya ang dalawang alagad na kuhanin ng isang asno na may anak din na asno at dalhin sa kanya. Sinunod ito ng mga alagad at pagkatapos na kanilang lagyan ng damit sa ibabaw ng asno, sumakay si Jesus dito at siya'y pumasok sa Jerusalem mula sa bundok ng Olibo. Dito ay sinalubong siya ng karamihan na naglagay sila ng mga damit sa daan at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng puno at inilagay din sa dadaanan ng asno na sinakyan ni Jesus. Naalala ko tuloy dito sa Pilipinas, ginagawa ito ng maraming mga Kristiyano pag mahal na araw. At kapag dumarating nga yung Linggo, meron silang dalang mga palaspas na kanila itong kinukuha at ito'y winawagayway nila. Pero hihiwalay tayo dyan ngayon at itutuloy natin itong ating pag-aaral. Pagkatapos naman ng pagpasok doon ni Jesus, ay ang karamihan na nasa kanyang harapan at yung nasa likuran niya ay nagsigawan na nagsasabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan. Kung ating papansinin, ito ang sinasabi ng marami sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Gusto kong pansinin natin ang isang detalye na hindi natin maaaring palampasin. Saan nakasakay si Jesus? Sa isang asno. Ano ang dahilan ng pagbubunyi ng mga tao? Sa isang malawak na pagsasabi, dumating si Jesus sa Jerusalem na kagaya ng isang hari na matagumpay. Ngunit, kung ating titingnan ang kanyang pagdating, saan po siya nakasakay? Sa isang asno. Meron tayong isang katanungan na dapat nating itanong. Bakit asno ang sinakyan ni Jesus? Ang isang hari sa panahong iyon ay kalimitan. Pag dumarating, pumapasok sa lugar na kanyang pinaghaharian at siya ay nagkaroon ng pagtatagumpay sa digmaan, siya ay nakasakay sa isang kabayo bilang pagtanda o tanda ng pagtatagumpay. Pero sa Jesus, nagbubunyi ang mga tao at kanilang sinalubong ang hari na nakasakay sa isang asno. Meron bang ipinahihiwatig sa mga tao si Jesus sa kanyang pagpasok sa Jerusalem na siya ay nakasakay sa isang asno? Meron po, at yan ay ating pansinin. Tunay na ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay kagaya ng isang hari. Ngunit dito ay sumakay siya sa isang asno na siya rin ang pumili upang ipahiwatig niya sa mga tao at sa mga leaders ng Israel na ang kanyang paghahari ay isang mapagpakumbabang paghahari. Zacarias sa 9:9 ng kanyang aklat, ang sabi niya ay ganito, Magalak ang mainam o anak na babae ng Siyon, humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay naparirito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Pumasok si Jesus sa lungsod ng Jerusalem sa pagnanais na bigyan siya ng mga tao doon at ng mga otoridad sa Jerusalem na ang paraan ng kanyang paghahari ay nasa mapagpakumbabang kaparaanan. Nais niya na kilalanin siya ng mga tao na may pusong mababa ang loob at pusong may mapagmahal at pusong mapagpakumbaba. Ito kaya ang nangyari? Puntahan naman natin yung
ikalabintatlo o labindalawa at tatlong talata ng 21. Makikita natin doon si Jesus. Tawagin na natin siyang hari na naglilinis ng templo. At ang sabi doon ay pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng kalapati at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapot ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Pagkatapos noon, na malinis niya ang templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Pero sa kalagayan ding iyon ay lumapit din sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at sila ay nagagalit na nagtanong sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga tao? Ano pong sinasabi ng mga tao? Hosana sa anak ni David! Hosana! Hosana! Sinagot sila ni Jesus. At doon sa talatang 21 o 16 ng kapitulo 21, oo, kailanman ay hindi ba ganinyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay inyong nilubos ang pagpupuri. Pagkatapos niyang sagutin ang mga pangunahing pari at eskriba, ay umalis na siya at nagpunta doon sa Bethany. Pero sa bahaging ito, hindi na nabigyan ng mga kausap ni Jesus ang kanyang ginawa sa templo hanggang sa pagbabalik niya sa templo na ito ay nangyari hindi natagalan. Doon sa talatang 23 hanggang 27, sila ay muling nagkausap na kung saan ay tinanong siya ng mga pangulong pari at ng mga matatanda habang siya ay nagtuturo sa templo. Ano pong ginagawa ni Jesus doon sa templo? Nagtuturo siya. At sa kanyang pagtuturo, dumating nga ang mga pangulong pari na kung ating titingnan, sa panahon po ni Jesus, yan po ay ang mga Saduseo. Kasama ng mga Saduseo ang mga matatanda. Kaya tinanong nila si Jesus, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito? Dalawang talinhaga ang sinabi ni Jesus sa mga taong yun. Dapat datapwat wala isa man sa kanila ang gumawa ng anuman dahil sa kanilang pagkatakot sa mga tao na kinikilala si Jesus bilang isang propeta. Pero bago nagtapos ang kapitulo 21, sinabi ni Jesus ang isa sa pinakapangunahing dahilan ng hindi pagtanggap sa kanya ng mga pangulong pari at mga Pariseo. Makikita natin ito sa Mateo 21:42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi nyo nabasa sa kasulatan, ang batong itinakwil ng nangapagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang panulo o pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilalas sa ating mga mata. Matapos niyang sabihin ito ay binanggit ni Jesus sa diretsong salita ang mga bagay na ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang magkakabunga. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. Datapat ang sinumang kanyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok. Parang mahina ang pag-unawa ng mga tagapakinig ni Jesus kasi ang wika ni Mateo doon ay parang kanilang napaghalata sa 45, talatang 45, kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. Malino naman ang mga binanggit ni Jesus kaya hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila siya narinig. Lalo na ang talatang 43 na sinabi ni Jesus na aalisin na sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa iba na magkakabunga. Ang wika ni Mateo sa versikulo 46 ay ganito,
at walang sinumang makasagot sa kanya ng isang salita. Ni wala sinumang nangahas buhat sa araw na iyon na tumanumpa sa kanya ng anumang mga tanong. Tingnan natin ulit ang tanong. Ano ang ginawa ng mga Hudyo na nagtulak kay Jesus para sabihin niya na bilang na ang araw ng templo? Kung ating titingnan, marami ang ginawa ng mga Hudyo, pero ang pinakasentrong ginawa, ang pinakasentrong ginawa ng mga Hudyo ay hindi nila sinampalatayanan si Jesus. Hindi nila sinunod ang mga sinabi ni Jesus. Matapos na kanyang sabihan ang mga Fariseo at mga kasamahan nilang taga-pangulo ng mga salita na naglalarawan sa atin ng damdamin ni Jesus. Ano ang salitang iyon? 23:37-38, ganito ang sabi ni Jesus. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya, makailang beses na inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayo kayo. Narito ang inyong bahay. Ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. At sapagkat doon sa templo napapatawad ang kasalanan, doon sa templo nagigiba ang mga maraming kamalian, sapagkat sila'y pinapatawad, nagbigay si Jesus ng huling salita na naglalarawan ng katapusan, ng kaugnayan ng Israel sa kanyang Diyos. Tinalikuran nila ang Diyos, sumuway sila sa mga utos niya, tumanggi sila sa mayamang biyaya ng langit, at sa dulo pa ng buhay ni Jesus sa lupa, naging instrumento ang mga Hudyo sa kamatayan ni Jesus. Ang templo ay hindi na ang lugar kung saan ang pangalan ng Diyos ay mabubuhay, kung hindi sa pamamagitan na ni Jesus. May bago ng Israel. Hindi na ang literal Israel ang tatawagin ng Diyos na kanyang sariling bayan. Naghihintay na ang spiritual Israel. At yan ay dahil sa ginawa ni Jesus. Nang siya ay dumating, nagkaroon siya ng ministeryo sa 3 kalahating taon, at sa katapusan ng 3 kalahating taon, iyon ay namatay na sa kanyang kamatayan. Ang kasaysayan ng templo ay hihinto na rin. Hindi na ito muling magkakalugar sa plano ng kaligtasan. Wala nang pag-aalay na gagawin doon. Wala na rin mga pagsisisi ng kasalanan na tatanggapin doon. Wala na ang mataas na pari na mangunguna roon. Wala na rin mga hayop na papatayin doon bilang kabayaran ng kasalanan ng mga individual na Israelita. Ang lahat ng mga panukala para sa kaligtasan ng Israelita ay nabaling na mula sa templo. Napunta kay Jesus. Masdan natin kung paano sa kamatayan doon ni Jesus sa krus, nang malagutan siya ng hininga, ay nahapak na rin ang kurtina na naghihiwalay sa dalawang dako ng templo. Ito ay makikita natin doon sa talatang 51 ng kapitulo 27. Narito, ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa buwas sa itaas hanggang sa ibaba. Dayanig ang lupa, nangabaak ang mga bato. Na pagkatapos na siya'y mamatay, ay muling nabuhay upang ipakilala sa lahat ang kanyang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Natapos na ang karanasan ng literal na Israel. At kung ating titingnan, mga minamahal, gusto ko lang bansahin sa inyo ang ilang mga salita na binanggit ni Jesus mula doon sa kapitulo 53 ng Mateo. Na ang mga salitang ito dito sa kapitulong ito ay patuloy na kanyang binanggit laban doon sa panguluhan ng mga Hudyo.
At ang sabi ay ito, nang magkaigayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan sa kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisupo ang mga eskriba at mga fariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo kanilang ipinagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila ay nagbibikis ng mabigat na pasan at mahihirap na dalahin at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ang kanilang mga daliri. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao sapagkat nangapagpalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangapagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit at iniibig nila ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at nagpagpupugayan sa mga pamilihan at sila'y tawagin ng mga tao na rabi. Datapwat, huwag kayong patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa makatuwid bagay ang Kristo. Kaya sa buong kapitulong ito, paulit-ulit na binabanggit ni Jesus ang mga salita na sa pananaw ng mga tao sa pakikinig ng mga Fariseo ay mga bagay na naging daan upang ang kalahatan ng mga Hudyo, ang bansang Hudyo ay tumalikod sa Panginoon. Ayon nilang manampalataya kay Jesus, kaya ang mga tao ay sinundan nila sa kanilang hindi pagkakaroon ng pananampalataya. Ngayon, hindi na ang literal na Israel ang titingnan ng Panginoon, kundi ang titingnan ng Panginoon ay ang spiritual Israel na ito ay kanyang sinasabi. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan noong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po mga kapatid, mga kaibigan ko, ang sinabi ng Panginoon bilang pagkilala sa spiritual Israel. Ang spiritual Israel ay hindi ang literal Israel. Ang spiritual Israel ay itinayo ng Panginoon para sa huling mga panahong ito. At tayo bilang miyembro ng spiritual Israel, ang tingin sa atin ng Diyos ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon dahil kay Jesus. Ang templo nagpatuloy sa panahon ni Jesus, pero sa pagdating ng panahon ng si Jesus ay mamatay. Doon na rin nawalan ng kabuluhan ang templo sa Jerusalem. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang ano ang katotohanan. Mangyari nawa na patuloy tayong mag-aral upang makita natin ang kabuuan ng aral ng Diyos sa huling panahong ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, Nef Manyes, na muli nag-aanyaya sa inyong lahat. Ang gabi ay wala.
kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling daratal, huwag mawawala ng pag-asa. Muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ba ngayong nilalakbay kay kipot at tila ba walang hanggan, pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ay iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasanin mo'y kanyang babathin, landas mo'y paliliwanagin, muli bagong umaga'y darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Jesus lang ang tanging kanlungan.